Gusto mo umuwi ng Mandawi, Cebu? Ano makita ko? Bakit? Gusto makita yung anak kong dalawa. Ah, may anak ka doon! Yung number na binigay ko sa'yo, itago mo yun ay ha? Kasi talagang seryoso, pupuntahan talaga kita agad pag hindi ka okay dun sa Cebu. Kararating lang ho namin ang asawa ko dito sa Carbon Market, Cebu City. Nandito ho kami para hanapin si nanay. Nagmadali ho kaming pumunta rito para ho matulungan siyang masolusyonan ang dinadala niyang problema ngayon. Kaya tara, hanapin na natin si nanay. Oh my God. Sino yan? Mami. Hi. Oh! Anong naramdaman mo na nawala rin pala? Wala rin pala sila dito yung mga anak mo. Ano? Parang hindi ko naintindi sa sarili ko. Hindi ko nakita sila. Oo nga, dun sa video nga, pinanood ko parang malapit ka na mag-give up. Parang ayaw mo na mabuhay ganon. Hindi pwede yun. Ay, habang nabubuhay, laging lumalaban tayo. Sige, Nay. Manawagan ka. Ano yung mga pangalan ng mga anak mo? Ang totoong pangalan niya si Rogelio Angulo. Rogelio Angulo? Saka si Armando Angulo. Anong edad nung panganay? Nung iniwan mo siya? 7 taon pa lang. 7 taon. Yung pangalawa, ano yung edad niya? Or ilang taong gulang na siya noon? 4 years yata. 3 years. Hindi pa ko pumunta sa Manila. Hindi ka dito buhay ko. Sinabi ni nanay na habang hinahanap niya ang kanyang anak sa Cebu, nais niyang magkaroon ng trabaho na magbibigay ng libreng tirahan at pagkain sa kanya. Kinausap ko ang aking kaibigan na taga Cebu. Hindi siya naghahanap ng bagong empleyado noon, pero kinumbinsi ko siyang kupkupin si nanay. Alam kong mahirap magtiwala sa ibang tao, lalo na sa mga hindi mo kakilala, pero pumayag ang aking kaibigan na patirahin si nanay sa kanila dahil na rin sa kanyang tiwala sa akin. Pero nakatanggap ako ng mensahe galing sa aking kaibigan. Hindi pala pumasok si nanay sa unang araw ng trabaho dahil humingi agad siya ng day off. At pagkatapos ng kanyang hiningin day off, hindi na kailanman bumalik si nanay doon. Walang pasabi, walang mensahe galing sa kanya, bigla na lang nawala si nanay. Nalaman ko na lang sa video na ipinost ni JL, isang vlogger sa Cebu, na hindi pala nagustuhan ni nanay ang trabahong yon dahil malayo raw ang lugar sa mga dati niyang kaibigan sa Cebu. Nay! Kumusta ka na? Nagawa sa virus. Naka na! Saan ka na ang trabaho ngayon? Lang. Ha? Ah, Dixla lang. Nakala ko, nagtatrabaho ka. Ah, hindi mo to, hindi ka tumuloy sa pagtrabaho ko? Ay, hindi ka tumuloy. Bakit? Dito na lang ka nag-isa-isa ka lang dito. Noon,
ilang ulit nagpasalamat si nanay sa akin at sa aking kaibigan dahil binigyan siya ng trabaho, libreng pagkain, at libreng matitirahan sa Cebu. Sana sinabi na lang niya sa akin na hindi pala niya gusto doon para nabigyan ko siya ng iba pang options o ibang lugar na pwede niyang matirhan. Ngayon, homeless ulit si nanay sa Cebu at nakatira sa tabi ng kalsada kasama ng mga kaibigan niya. Ang isang good news na nalaman ko ay dahil sa tulong ni JL, nakita ni nanay ang kanyang anak na 22 years na hiwalay sa kanya. Narito po ang kanilang pagkikita. Ramil! Sir! Koy, para makatrabaho ka. Kaning bata, ako na lang ni kay nakakaton ng kung anong pagmahal sa bata. Yung ibuha doon? Ay, lapat kayo na wala. Kaya kung napo kayo bota itong imo, gibiyan. Kung edi, hindi na katag doon kami. Hindi sa mayo mo nga. Parang nag-anak ba, imo lang ikuan ba? Tagdala ni siya kay nanong naari ka na ako kay ipabantayan kag lain. Nga pila ka kayo dyan, nga pala nang kita yung mama. Sukad nga, siya gabin na ni si Map na dito ko agad ko. Salamat kayo nga sa pila ka kayo dyan nga karito lang itag hinahandod nga tarong siya na di siya mo wa siya ay pagkanaw sa kuwa kung asa ko nagikan o kung asa ko nagdat ko. Karong siya nata-realize yung masayot niya nga. Ang ito ay sa kanag dyan nga yung kadaulan. Nay, sana maayos po ang inyong kalagayan dyan ngayon. Humihingi rin ako ng paumanhin sa aking kaibigan na pumayag kupkupin si nanay noon kahit hindi niya ito kilala. Ate, humihingi po ako ng tawad sa abala at stress na naibigay nito sa iyo at sa pamilya ninyo.